Ngayon naman po ay ating pag-usapan ang tamang pamamaraan po o ang wastong pag-aalaga po o pag-grow out ng saline tilapia molopicus. Ang una po natin na dapat i-consider ay ang pagpili po ng tamang lokasyon kung saan po natin sila dapat alagaan. Una po sa lahat, dapat po nating pumili ng isang lugar kung saan po meron po tayong available po na brackish water source. Malapit po, pwede po yung malapit po sa dagat o yung meron po tayong paraan na meron po tayong source ng brackish water. Pangalawa po, dapat po nating tignan na yung lugar po yon ay hindi po nababaha o malayo po siya sa baha para kung sakali pang magkaroon po ng baha sa lugar na yon, hindi po umapaw yung tubig at pwede hong mawala ang ating mga alagang isda. Pangatlo pong consideration po natin is yung accessibility po ng ating area sa market para po mas magaan po o mas mabilis po ang pagta-transport natin ng ating mga produkto sa merkado and at the same time po, mas madali po rin pong mag-transport po ng ating mga supplies tulad ho ng feeds papunta sa ating lugar. At pang-apat po is meron din po siyang available po na elektrisidad para po nang sa gayon, yung ating mga caretakers po na nag-aalaga po sa ating mga isda ay meron po silang source ng electricity, most especially during harvest time. So kapag napili po na natin ang ating lugar kung saan natin aalaga ng ating mga saline tilapia, ang next na po na step na gagawin po natin is yung tinatawag nating pond preparation. Sa pond preparation po, kung ang na ating napiling pond po, ito yung mga dati na pong mga ponds, pwede po tayong gumamit po ng mga pamatay isda po na nandoon na po sa area na yon bago pa po tayo mag-stock ng ating saline tilapia. Ginagawa po natin ang paglilipol ng mga isda na pwede hong kumain po doon sa i-stock natin ng mga similya. Pwede po tayong gumamit ng mga organic or inorganic po na mga pamatay po ng mga isdang ito. Ang next po natin na gagawin sa ating pond preparation is depende din po yon sa kakayahan ng isang magsasaka. May mga iba-ibang culture systems po na ginagamit tayo po dito sa Pilipinas. Ngayon po, depende po yon sa kakayahan po ng isang magsasaka. Kung limited lang po ang kanyang finances, pwede ho siyang gumamit ng tinatawag na semi-intensive culture system. Ito pong semi-intensive culture system na tinatawag is nag-i-introduce muna tayo ng fertilizer or nagpapataba muna tayo ng ating fish pond para po ma-enhance ho yung growth ng mga natural food ng pond. Pag meron na pong napataba na po natin yung fish pond na yon, pwede na po natin i-stock yung ating mga similya. Usually po, nasusustain niya po yung pagpapakain po sa ng tilapia gamit po yung natural food na yon between 1 to 2 months. And after that po, pwede na po tayong gumamit ng supplemental feeds para sa pagpapakain po ng isda up to the time na i-harvest po natin sila na usually po nangyayari po yun after 4 months of culture. Isa pong napaka-importanting bagay na dapat po nating isaalang-alang ho sa pag-stock po ng ating similya sa ating napiling lugar na pag-aalagaan ay yung pong pag-aaklimatize ng ating mga similya. So, mula po ito sa kanyang pinanggalingan o sa ang hatchery man po natin binili ang ating mga similya, isituit po natin na yung salinity po ng pinanggalingan at salinity po na pagbabagsakan po ng ating mga similya ay tama lang po para hindi po sila magkaroon ng tinatawag na shock. Dapat po mula pa po doon sa pagpapak pa lang po ng ating mga similya doon po sa hatchery kung saan po natin sila kukunin, dapat tama na po ang packing method na ginawa. Tama po yung tubig na nilagay and at the same time yung oxygen na nilagay po dun sa plastic bag. Depende po yun o naaayon po yun sa layo ng
pagdadalhan po ng ating mga similya. And then, usually po, tayo po'y nagtatransport during early morning or late in the afternoon po para ho mabawasan ho yung stress ng isda dahil po sa kadahilan ng sa mga ganitong oras po is malamig na po yung panahon. Pero kung hindi po natin maa-avoid na i-transport ang ating mga isda during noon time o yung katanghali ang tapat po, mas maigi po nang maglagay po tayo ng mga yelo in between po ng mga bugs o ng mga similya po natin. Para kahit pa paano po, yung tubig po nila is hindi po tumaas yung temperatura ng tubig sa loob po ng mga plastic bag. So, gaya ng nasabi ko po kanina, importante po na tayo mag-produce ng natural food sa ating mga fish pond. Kasi po, normally, ang mga isda po, pagkatapos po sila na matransport o mag-travel po, within 3 to 5 days, saka pa lang po sila kakain. At mas maigi po na may handa na pong pagkain dun sa fish pond para readily available na po sa ating mga similya. So, marami pong paraan ng pagpapakain po ng ating mga alagang tilapia. Depende po yun sa kakayanan po ng isang magsasaka. Isa po dyan ay yung pag-introduce po natin ng commercial feeds sa ating mga similya. So, after po ng 5 days po, magmula stocking po, pwede na po tayong mag-introduce ng commercial feeds. Usually ho, pag first month po nila, binibigyan po natin sila ng tinatawag na fry mass. O yung pino po na klase po ng feeds na angkop po yon doon sa laki po ng bunganga po ng ating mga similya. Sa second month naman po, o yung pangalawang buwan ng pag-aalaga po ng ating mga similya, is pwede na po tayong magpakain po ng tinatawag na crumble. And then on the third month po, pwedeng combination na po yun ng crumble po at saka yung pellets na tinatawag. And then sa pinakahuling buwan po kung saan na po pwede na po tayong mag-harvest, pwede na po tayong magbigay ng tinatawag nating pellets, pure pellets. Yung isa naman pong pamamaraan kung saan medyo makakatipid po tayo sa ating farm inputs, sa ating pagpapakain po sa ating mga tilapia ay yung tinatawag po natin na skip feeding. Yung skip feeding po na tinatawag, instead po na araw-araw po natin na pakakainin ang ating mga isda, is pwede po natin silang pakainin every other day po kasi po meron po yung natural food na nandoon po sa ating fish pond gawa po ng ating pag-fertilize gamit po ang chicken manure. So, ang skip feeding po, pwede po kayo na makatipid ng up to 50% po ng ating farm inputs po, gawaan po ng hindi po tuloy-tuloy ang pagpapakain po ng commercial feed sa ating alaga up to the time na ma-harvest sila. So, ang huli po natin na paraan ng pagpapakain ay para naman po ito sa ating mga magsasaka na kulang po ang kanilang finances para po masustain po yung culture period na between 4 to 5 months na pag-aalaga ng tilapia. Ito po yung tinatawag po ng pagpapatubo po ng natural food doon sa fish pond gamit po yung mga organikong mga fertilizer tulad po ng chicken manure o tae ng baka na magpapatubo po sa mga natural food doon sa pond. Ito po yung magsisilbing pagkain po ng ating mga similya magmula ho from the time po na i-stock po natin siya up to the time na i-harvest po natin siya. Pero see to it din po na tignan po natin na regular po yung pagpapataba po natin ng fish pond o nung yung tubig ng fish pond para po tuloy-tuloy po yung pagtubo ng natural food. Ang isa lang pong drawback po nitong ganitong pagpapakain is medyo matatagalan ho ang ating culture period. Kasi usually ho kasi kung meron hong commercial fields na involved is mga between 3 to 4 months, pwede na po nating anihin ang ating mga tilapia. Pero kung magre-rely lang ho tayo sa natural food,
sa fish pond is pwede pong tumagal between 5 to 6 months po ang ating pag-aalaga. Napakadali lang pong alagaan ang ating Molobicus saline tilapia. Sa loob lamang po ng 4 na buwan, is pwede na tayong mag-ani ng ating mga alaga kung gagamit tayo ng commercial feeds. Samantalang kung tayo magre-rely naman po sa natural food o yung natural na pagkain po doon sa fish pond ng ating mga isda, is pwede pong umabot ang ating culture period between 5 to 6 months. Ang importante lang po natin na isaalang-alang is dapat po is i-maintain po natin ang kalidad ng ating tubig. Siguraduhin po natin na malinis po ang ating tubig at sapat po ang oxygen level sa loob po ng ating culture environment ng mga isda para po lumaki po sila at maiwasan po natin ang pagkakaroon ng problema tulad po ng pagbaba ng DO level na pwedeng maging sanhip na pagkamatay po ng ating mga alaga. So, napakaganda po ng potential ng Molobicus saline tilapia na alagaan ng ating mga magsasaka. Isipin nyo na lang po na within 4 months is pwede na po kayong mag-ani ng hanggang 3 to 5 pieces per kilo. At masasabi ko po na mataas po ang acceptability ng tilapia sa mga Pilipino. Kasi lahat po ng tao yata, lahat po ng mga Pilipino is kumakain po ng tilapia. And then napaka-affordable din po ito bilang alternative na protein source ng mga Pilipino. So kung meron po kayong mga fish pond na sa ngayon po is underutilized po siya o hindi po nagagamit, is pwede po natin yung gamitin para pag-alagaan po ng saline tilapia. Ang saline tilapia po is isang maganda pong alternative na culture species sa mga brackish water fish ponds natin. Kaysa po kung tayo magkukulture kasi ng mga high value na species po natin, mas mataas po yung ating inputs para po mag-alaga po ng mga high value species compare po sa pag-aalaga po ng saline tilapia. So sana po ay may natutunan po kayo sa aming ibinahagi tungkol ho sa pag-aalaga ng saline tilapia. Kung may karagdagan pa ho kayong tanong, ay pwede ho kayong sumangguni dito sa aming tanggapan. Ang amin pong tanggapan ay itong National Integrated Fisheries Technology Development Center na matatagpuan dito sa Bunuan, Binlok, Dagupan City. O pwede rin po kayo tumawag sa telepono namin sa number na 075-653-5412 or 075-653-0385. O yung aming cellphone number na 0917-200-7005.